Ito po ay naririto para ipahayag ang aking paninindigan at ang paninindigan ng marami mga obispo na huwag nang ituloy itong tsa-tsa kung gagawin dang linlang naman sa pamagitan ng CONAS. Alam niyo kung bakit? Una, tingnan ninyo, tanungin natin, kinakailangan bang talagang baguhin ang balangkas ng ating bansa? Tingnan ninyo, tingnan na lang ninyo, kung ako'y magbibigay sa inyo ng isang proposal, sabihin ko sa inyo, yung kotse mo, yung overhaul ko, anong gagawin mo? Eh teka, pag-iisipan ko pa kung ano pang gagawin ko. Pero, magtiwala ka na lang sa akin. No? Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Yan! Ang federalismo ngayon, ni si Presidente Duterte, hindi alam kung ano yan. Sa totoo lang, kung anong klaseng federalismo, wala! Walang kaalam-alam. Kaya po, tapos sasabihin, sige na, federalismo na tayo. Anong klaseng federalismo? Tanungin ninyo siya kung makapagpaliwanag. Alam niyo, sabi ni Archbishop Capalia tungkol sa kanya, kilala siyang mabuti. Archbishop yon nung Davao, he is a little mind, man with a little mind. Dudugtong ko ito. He is a little man with a little mind with a big and dirty mouth. Kanya po nung sinabi niyang cesspool ang Boracay, sabi ko, hindi niya amuyan ang cesspool ng kanyang bunganga. Ayan po. Tapos pagkakatiwa at saka sa Kongreso, naku, pinamumunuan ni Alvarez. Naku naman! Tandaan nyo, inalisa nila ng budget ang Commission on Human Rights. Pagkatapos babaguhin ang konstitusyon, saan ibabasura ang human rights na isa sa pinakamagandang bahagi ng ating kasalukuyang konstitusyon? Saan ilalagay yan? Yung section on the family, isa rin sa pinakamaganda at nakatatanging bahagi ng konstitusyon. Saan kaya mapupunta yan? Tanong natin. Kanya, sabihin natin, pwede ba ngayong panahon na ito? Ito bang konstitusyon na ito? Perfect? Hindi po. Kailangan baguhin? May mga kailangan baguhin. Pero, babaguhin mo ang balangkas? Teka muna. Ano ang ipapalit mo? Meron ka bang malinaw na proposal? Wala pa po. Tapos mamadaliin? Sa katapusan ng taon, gusto mangyari na? Naku naman, pag-isipan ninyo, kahit na siguro ang paggawa lang ng bahay ninyo, hindi nyo babaguhin. Iisipin muna ninyo ng matagal. Pero ang konstitusyon na saligang batas, babaguhin ng ganyan-ganyan na lang. At saka alam nyo naman, tingnan ninyo mga kongresista na, tanong ko sa inyo, itong tipo ng Kongreso bang ito maglalagay ng batas ng anti-dynasty? Tanungin ninyo yan. At ngayon, lumabas na ang study resulta kung saan malakas ang dynasty habang lumalakas ang mga tao lalong humihirap. Kanya nga po, ito, hindi natin maaasahan na magkakaroon tayo ng matinong bagong konstitusyon kung ang babago din lang ay ang CONAS na ang lalabas Constitution of Ashes. Ayan po ang lalabasan niya. Kanya mga minamahal kong kapatid, tutulan po natin. Huwag nating sabihin, oh, bahala na kayo. Makialam tayo. Iparinig ang ating tinig. No to cha-cha. Salamat.